Hello po, good morning po sa lahat na aking mga subscribers, sa lahat po ng mararating ng video ito. So ngayon po ay, kung doon nagkakamali, Webes, so, Martes, Merkules, Webes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Webes. So it's been 9 days since nalaman ko na I have 2 to 6 months to live. Pero muli po, salamat sa Diyos, nasilayan ko na naman po ang araw. Masarap po sa puso ang aking pagising. Napakarami pong mga masasayang bagay na nangyari kahapon. Hindi ko na lang po maisa-isa sa inyo. Pero kahapon po, dinalaw po ako ng aking amo, ng aking napakabait na amo na may-ari po ng kumpanya. Dinalaw din po ako ng aking kaibigan. Dinalo ako ni Brad Ivan. Si Brad Ivan po siya po yung aming engineer noon nung nasa Amaya pa ako. Pinuntahan din po niya ako at marami pang mga bagay na mga ganda yung nangyari. So, eto na naman po tayo. Ano? Muli po, hindi ko po ginagawa ang video ito para hangaan niyo ako o bumilib kayo sa akin. Huwag pong ganun. Nananatili sa Diyos po ang karangalan at kapurihan. Siya po ang ating papurihan. At sa akin lang po, kung sa sitwasyon na kagaya ko, nagagawa ko pa rin gumiti, maging masaya, maging positibo sa kabila ng aking problema, eh, magagawa nyo rin po yan. Makakaya nyo rin pong gumiti. Napakahalaga po ng may kasiyahan ng puso. Kapag may kasiyahan ka ng puso, sa kabila ng mga problema mo, hindi tayo makakaisip na gumawa ng masama, mawala ng pag-asa, ma-depress. Ay, shoutout nga po pala kasi si Maria Luisa Rijoso, nalukal po ng Pasig. Yan, ka-voice message ko po sa kagabi at sa kaibigan po niya na may sakit. O, doon po sa kaibigan ni si Maria Luisa, ito yung challenge ko, ha? Kasi meron po siyang parang sakit din sa ovarian. Parang kung hindi po ako nagkakamali. Eh, ito yung challenge ko sa'yo. Magpagaling tayong dalawa. Sabay tayong gumaling, ha? Huwag kang matakot. Diba? Ang sundalo, diba? May moto, diba? Habang nasusugatan, lalo tumatapang. No retreat, no surrender. Ganon din tayong mga lingkod ng Diyos. Habang buhay, may pag-asa. At imagine mo, ang kakampi natin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, di po ba? Ikaw, sa basketball nga lang, kapag nagkaroon ka ng kakamping magaling, di ba? Parang hayahay ka na, bilib na bilib ka na, di ba? Eh, lalo naman po tayo, ang kakampi natin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit naman tayo susuko agad basta-basta? Wala po sukuan. Kahit anong problema pa yan, ipagpasa Diyos po natin. May awa po palagi ang Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. Ang Diyos po natin ay tapat, ang Diyos po natin ay Diyos na hindi maaari magsinungaling. Kapag sinabi niya na ipinagmamalasakit niya tayo sa ating kabalisan, gawin natin, ilagak natin ang kabalisan sa Kanya at tutulungan niya tayo. Yun lang po. Ganoon lang po kasimple. Siyempre, sasamahan natin ng pakiusap, ng panalangin. Kasi sabi nga, di ba, sabi po sa Biblia, kung ang buhay mo nasa balag ng alangan, kanino ka hihingi ng tulong? Kanino tayo dudulog? Doon tayo hihingi ng tulong at magmamakawa sa may-ari ng buhay natin. At yun po ang ating Diyos. At ang ating pong Diyos ay Diyos na pag-ibig. At ang ating pong Diyos, Diyos na mawain, Diyos na mahabagin, Diyos na pag-ibig at Diyos na mabuti. Wala po tayong tatanggaping masama na galing sa Kanya. Lahat po ng ating nararanasan, may kabutihan po nakakaloob dyan. Kaya, wala po sukuan. Tuloy lang ang laban, okay? Kahit ano pa yan, gabundok man ang problema yan. Diba? Taning man sa buhay yan, kaya natin managpasan yan. Ang nasa Biblia, hindi ipahihintulot ng Diyos kahit ang isang maya ay lumagpak sa lupa. Kung hindi niya kalooban, mas mahalaga po tayo sa maya, mas mahalaga po tayo sa mga ibon, samantalahin natin yung pagkakataon habang
nasi silayan natin ang bagong umaga. Andyan yung pamilya natin, mahalin natin sila, alagaan natin sila, gawin natin yung best. Kumbaga parang palaging huling araw na natin, ibigay natin yung best na pag-aalaga sa kanila, na pagmamahal sa kanila. Kasi binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon. Salamat po, salamat po sa Diyos. Masaya po ako na makapag-share sa inyo. Again, hindi po ito para magpasikat o purihin niyo ako. Nananatiling sa Diyos po ang karangalan at kapurihan. Ang gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo yung positivity in life na kung kaya ko, mas lalong kaya nyo. At kaya natin sa awa at tulong ng Diyos. Bye-bye po, I love you. Salamat po sa lahat ng aking subscribers. Malapit na po ako umuwi ng Pilipinas. Kung luluwabin po, April 3, papasyalan ko po kayo. Salamat po sa Diyos. Bye-bye po. Ingatan naman po tayong lahat ng Panginoon.